Mga idol, magluluto po tayo ng udong ngayon. Punta tayo sa muntikong garden para makita natin yung aking mga tanim doon na malunggay. So, tara, samahan niyo ako. Sa likod ng building na yan, nandyan yung malunggay na tinanim ko. So punta tayo doon, kukuha tayo ng malunggay. So ayan na po yung malunggay na tinanim ko 2 years ago. So ganyan na po siya kalaki. So ngayon, aakyat tayo dyan para kukuha tayo ng mga ilang pirasong mga dahon niya. Ngayon, kukuha tayo ng malunggay para sa ating menu na para sa ating menu na odong. Tinanim ko yan siya, tinanim ko malunggay nito 2 years ago. So ganyan na siya kalaki. So nakita mo naman yan, oh. Ayan, buhangin yan. Kita nyo yan? Buhangin po yan, pero magtaka ka. Bakit na bubuhay yan siya? Ng mga basura ko, dito ko nilalagay. Kaya yun na, survive siya. So yung compost, kaya nag-survive siya na ganyan siyang kalaki. Kasi lahat ng mga garbage, lahat ng mga basura ko nilagay ko dyan. So ganyan kalaki yung puno niya. So yan. So ito po siya, ang tataba-taba ng mga dahon niya. Ito po, kita nyo? Ito na yung ricado natin sa udong. So tapos na tayo. Hanap tayo ng ingredients. Huyas, ahos, sili. Ito na, kumpleto na ang ating ingredients. So, peace off. Pala sa lahat sa inyong mga idol, lalo na sa mga Duterte page, welcome po sa aking channel. Shout out nga pala sa lahat ng mga baguhan sa aking YouTube channel. Sana po huwag nyo kalimutan mag-subscribe at saka pindutin yung notification bell para wala po kayong ma-miss na mga na aking mga video sa aking YouTube channel. Ang video na to para po to sa mga millennial na walang alam na magluto ng udong. So ngayon, ituturo ko po sa inyo, lalo na sa mga millennials, para matuto kayo kung ano yung pagkain ng mga ordinaryong mga Pilipino, lalo na si mga Pilipino na tumira sa bundok. Kasi dahil tumira din po ako sa bundok dati nung maliit pa ako, pag kumain kami nitong udong, parang feel namin parang special na, parang kumain na kami sa mga mamahaling restaurant. So yung maranasan mo na parang feel namin na siguro mahal to kasi masarap. Ganyan. So naalala ko pa dati, pag mayroon kaming mga relatives lumalaw sa amin sa bundok, mayroon silang dalang tinapa at saka udong. And then, pinapalitan namin ng manok. So yun talaga sa province namin. Napakasarap talaga itong sardinas na to. Tapos with matching, ito po, malunggay. Ayan po ang malunggay natin. Sa aking pagbalik, umpisahan na natin to. Pasensya po sa mga nanonood na medyo hindi nagustuhan ang aking video tutorial dahil naghubad nga ako. Sana po maintindihan po ninyo ang aking situation. Basta napakainit po dito, grabe. Himayin natin konti kasi masyadong matataas yung mga paklang niya. Ito, masyadong matataas. So, finishing tayo para hindi tayo mabilaukan pag nakain mo itong ano niya, makain mo. Dikado itong mabilaukan ka. Medyo mayroon pang mga matataas, so kailangan kunin siya. So, ganyan po.
So na-miss ko talaga itong malunggay. Ito yung paborito kong pagkain dun sa Pilipinas. Kaya sa bakuran ng bahay ko, ang dami kong malunggay. Pinapalibutan ko ng malunggay. Kasi isa itong isa sa mga pinakasustansya pagkain sa balat ng lupa. Kaya ito, nagtanim talaga ako dito. Akala ko na hindi mabuhay yung malunggay dito sa ano, dito sa Middle East kasi sobrang init. Pero mabubuhay pala pag meron kang technique. Kailangan lagyan mo talaga ng mga compost para mabuhay yung mga tanim dito. Pag walang compost, kasi buhangin lang kasi yung mga lupa dito, yung parang pulbo na buhangin. Kaya kailangan gagawa ka ng idea. Ito na lang po akong ginamit dahil wala po akong nakitang udong doon sa grocery store. Una nyo pong ilagay ang bawang, pagkatapos sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, saka na itong tinapa. Pagsabayin mo na siya. Halo-haloin mo lang siya. Ganon. So ganon, halo-haloin mo lang siya. Mga 2 minutes lang. Ilagay yung sili, luya. Itong luya, pang paano yan? Yung sa langsa, pang paalis ng langsa yan yung luya. Lagyan natin siya ng tubig. Siyang kumulo. Hintayin natin yung kumulo. Po, nilalagyan po siya ng bulinaw. Pero itong bulinaw, optional po itong bulinaw. Ah. So lagyan nyo po ng kunting patis. Kunti lang. Yan, para masarap talaga siya. So ito po yung kanton, ilagay na natin. Halo-haloin mo kunti lang. Kasi susunod nito, malunggay na natin. Ilagay na natin yung malunggay. Ito. Ano yan? Ito po yan, durog na paminta. Yan. Asin. So lagyan nyo ng asin, tanggalin siya para ilagay na itong malunggay. So ito na yung last. Lagay na natin yung malunggay. So ayan po, ganito ang tamang pagluto ng udong. So sa mga millennials, ito pong pagkain namin sa bundok. Sa mga millennials na nanonood dito sa video na to, ito pong pagkain ng mga mahirap sa bundok. Kasi laking bundok din ako, kaya namimiss ko ang ganitong klaseng luto. Akala ko nga wala to sa UAE, walang malunggay. Pero I'm lucky kasi nakabuhay ako ng isang puno dito sa UAE. So yun po, tikman natin. Napakasarap talaga, grabe. Isa pa. Mga idol, grabe. Wala akong masabing napakasarap. So ang advice ko lang po sa mga gustong gayahin ang aking luto, akumpletuhin niyo po ang ano, ang menu niyo. Katulad ko, ayaw ko magluto na hindi kumpleto yung ingredients. Ayaw ko. Kailangan talaga kumpletuhin mo talaga yung niluluto mo para ma-satisfied mo yung lasa. At saka hindi mo masayang yung effort mo na ginugol mo doon sa ginawa mo. Mga millennial, ito yung pinaka-tip na para gayahin. Napakasimpleng luto lang po to na magawa ng mga ordinaryong mga millennial para naman na kahit pa paano magmasaya ang mga magulang nyo, mga parents nyo na meron kayong alam sa pagluluto. Tama po ba? Mga millennials, kaway-kaway muna. Itong video tutorial na to para po to sa inyo. Para naman masaya yung mga magulang nyo na meron kayong alam na sa pagluluto. Gayahin nyo lang po itong ginawa ko. Pag nagaya nyo ito, napakasarap talaga. Grabe. My favorite udong. Grabe. Ang sarap talaga. Wala akong masabi.